Gusto mo bang gumawa ng website? Gusto mo bang gumawa ng website kaso wala kang laptop? So, meron akong t-shirt sa'yo na paraan kung paano makagawa ng website gamit ang iyong cellphone. So, kung interested ka, panoorin mo it. Let's start! So, para makapagsimula ka, kailangan mo ng smartphone or iPhone with good internet connection. So, yun lang ba ang kailangan? So, mamaya bibigyan kita ng mga paraan kung paano gumawa ng website. So, bigyan muna kita ng background. Ano ba ang website? So, search mo sa Google. So, yung ibig sabihin ng website, ito ay pinagsama-samang webpage kung saan ang webpage na ito ay binubuo ng text, graphics, image, video, at iba pa. Ang website ay karaniwang ginagawa ng mga programmer or web developer kung saan meron silang ginagamit na platform or software para sa paggawa nito. So, gumagamit sila ng iba't ibang programming languages. Pero, meron akong shared sa iyo na video kung saan hindi mo na kailangan pag-aralan yung mga codes na ito. Ginawa itong video na ito para sa mga starting pa lang or nice pa lang magsimula. So, palawakin natin itong web na ito. So, para makagawa ka ng website, so, kailangan mong pag-aralan yung mga iba't ibang language. Nandyan na HTML, CSS, JavaScript, else MySQL, PHP. So, yung HTML, ito yung structure ng web. Yung CSS naman, ito yung design or yung themes. Yung JavaScript, ito yung mga pinipindot natin. Let's say, pag nag-click tayo ng button, so, merong lalabas ng mga action or response. Yung PHP naman at yung MySQL, so ito ay ginagamit sa backend or yung database. So, ano ba yung HTML? So, HTML stands for Hypertext Markup Language. Binubuo ng tags. Ano? HTML tag, open and close. So, well, hindi na tayo gagamit ng tags. So, yan lang naman yung mga kailangan mo pag-aralan kung gusto mo talagang tumutok sa web. HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL. So, meron din tayong mga framework kagaya ng content writer. Okay, so nalayo na tayo. So, gawa na tayo ng website na hindi kailangan itong coding na ito. Well, ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng website. So, ang sekreto ko is gagamit tayo ng WordPress. Yes, tama ang iyong narinig. WordPress ang gagamitin natin. So, ano ba yung WordPress? Search mo sa Google. Ang WordPress ay isang content management system. Ano ba yung content management system or CMS? Ang content management system ay isang platform kung saan pwede mong mamanage yung content mo online. So, balik tayo. So, kailangan mo lang ng smartphone, ng internet, at ng WordPress. Okay, una, ang gagawin natin is install muna natin yung WordPress. So, punta lang tayo sa Play Store. So, kung gamit mo ay iPhone, this App Store. So, since Android ang gamit natin, so, punta lang tayo sa Play Store. Search lang natin ay WordPress. So, pag na-search na natin yung WordPress, so, itap lang natin yung install. So, hintayin lang natin. Depende sa internet connection. Okay, so pagkatapos ng install, open na natin siya. Okay, next. Next lang. Okay, next. Ayan, login up with wordpress.com. Enter your existing site address. So since bago pa lang tayo, login or sign up with wordpress.com. So pwede kayong maglagay ng email address dyan or you can connect sa Google account. So since meron na tayong Google account, tap lang natin yung Google. And then pili tayo ng Google account. Ayan. So, makikita nyo dito is yung pangalan ng aking Google, okay, ng aking account, and then may mga website na dito. So, gawa tayo ng panibago. So, tap nyo lang create a new site. Okay, so pili lang kayo dyan. What's your website about? Pwede kayong mamili dyan. Food, lifestyle, news, personal, photography. So, pili tayo ng personal. And then ang kagandahan nito, meron itong mga free templates. So, pipili na lang kayo dito. Okay? Ayan. So, pili na lang kayo dyan. So, for example, ito. Piliin natin.
choose. Pili na kayo ng inyong website. So take note, dun sa domain ninyo, dapat ito ay unique. Okay? For example, bawa Aljon, my blog. Ayan, yan ay magiging domain mo. So meron ditong mga selected na domain. So pwede kang mamili dyan. So ayan, so for example ito, aljonmyblog.art.blog, and then create a site. Your site has been created. Ayan, so ito na yung ating site. Okay, so itap lang natin, okay, and then ayan. So ayan, meron naman ditong mga tutorial ano. Okay, so tuturuan din kayo nung mismo WordPress kung kayo ay nagsisimula pa lang. Ayan, so meron ditong mga steps. Okay, so tingnan natin, ito yung site ninyo. Statistics, activity log, post, media, pages, comment, teams, people, sharing site, view, site, admin, home. Ito yung homepage natin. So, dyan nyo makikita yung mga post, yung mga visitors, then kung ilan like. Okay, so nandito na tayo sa ating page ng ating WordPress. So, meron ditong mga suggested steps. Okay, so kung beginner ka pa lang. So, una, check your site title. Okay, choose a unique icon site. Edit your homepage. Review site. Visit your site. Check your site title. So, tingnan natin yung site title. Ayan. So, pag titingnan natin sa browser, ito yun. Ayan. Aljon, myblog.art. Dot blog. Ayan. So, sunod, edit your homepage. Edit homepage. Gawa tayo ng post. Okay. Hello. Hello, everyone. Oh, hello world na lang. Hello world. Publish. Publish na. So, tayo ay nakapag-publish na na. Tingnan natin. Review natin. Ayan. So, nakapag-post na tayo. Hello world. Review the site. Bibilang natin yung mga pinost natin dito. So dito makikita yung mga pinublish natin na mga pages. Yung drafts, so yung drafts yun yung hindi pa pinapublish. Kumbaga kine-create pa lang. Schedule, yun ay to be scheduled na. Gawa na siya, i-scheduled na lang depende sa time na yung nilagay. Ayan, so tap natin. Yung title, ayan, site title, anong title natin, let's say, bawa Aljon blog, or Aljon site. Okay, so sunod, icon, ayan, so try natin i-change yung icon, bawa ito, for example, ano naman, Happy New Year, okay, sample natin, or pwede natin, ano, Happy, sample lang naman yan, pero kayong bahala sa icon ninyo. Ayan. So, hanap ako ng icon. Gusto ko yung icon talaga. A icon. Sample lang. Okay. Download. Download image. Gusto ko kasi yung... ayoko kasi nito. Change. And then, yeah. Check. Okay, ayan. Edit your homepage. Page naman. Edit tayo. So, edit natin ito. Okay, lagay tayo ng image. Choose from device. Baba ay ito. Ay, wag pala yan. Hindi ko bet yan. Ulit. Okay, hanap tayo ng medyo matinitinong picture. Ito lang. Let's see. Ayan. So, update lang natin. Update. Update now. And then, so, view natin kung siya ay nakapublish na. Ayan. So, na-publish na yung inyong picture sa WordPress. Okay? So, take note. So, pwede nyo pa itong i-edit, i-customize. Ano? Depende sa inyo. Visit your site. I-visit na natin siya sa web. And yan. So, congratulations. So, naka-publish na yung iyong site sa wordpress.com. Okay? And then, so, pwede mo na siyang i-share sa iyong social media site. Or pwede rin naman sa Messenger. Ayan, sharing. So, pwede sa Facebook, Link, Tumblr, Twitter. That's it. I hope you learned something. So ayan, nakapag-create na tayo ng website gamit lang ang ating cellphone using WordPress. So kung nagawa mo, congratulations! So sana pagpatuloy mo at pagandahin mo pa ang iyong website. So hoping na nakatulong itong video na ito. So kung nakaabot ka sa last part, so paki-subscribe naman and paki-like itong video na ito. And click mo na rin ang notification bell. Thank you and see you on my next video.